Hello, magandang araw mga kabagis. Welcome sa Kultura sa Kusina TV. Ito ang inyong kabagis. Tayo ay magluluto ngayon ng Goto Batangas. Samahan niyo ako. Tara na! So ito ang ating mga ingredients. Ito, lamang loob ng baka, sibot. Yan, ito ay ginagamit sa pagluluto ng lamang loob ng baka, sibot. Gagamit din tayo ng isang buong bawang. Nandiyan ang ating nor cubes. Ito ang ating luya. I-chop natin yan. Then ito naman ang ating malaking sibuyas. Then, kailangan natin ng paminta. At, sa ating pampakulay ng sabaw, kailangan natin ng aswete. Yan. Ito ay tinunaw ko na sa mainit na tubig. Yan. So, sa pampalasa pa natin, kailangan natin ng ito. Meron tayong patis. Gamit tayo ng cooking oil. Konting cooking oil para sa ating pagigisa mamaya. Then, konting suka lang. Gagamit ako ng konting suka. Palalambutin ko lang itong lamang loob. Actually, ito, mga kabagis, ay pinakuluan ko ng 15 minutes. Of course, hinugasan natin ng mabuti. Tapos, pinakuluan ko ng nasa around 10 to 15 minutes na pinakuluan. Tapos, inalisan ko ng sabaw at hinugasan ko. At ready na sa pangalawang pagpapakulo at pagpapalambot. Okay? So, kailangan natin ng kasirola. Nilagyan ko na ng tubig. Tapos, lagyan natin ang ating loob. Tapos, ilalagay na natin ang ating lamang loob ng baka. Yan. Ilalagay na natin. Dito yung lamang loob ng baka. Yan. So, hayaan natin yang kumulo. At hayaan natin lumambot yung lamang loob ng baka. So, ito aabutin ito mga kabagis ng dalawa hanggat tatlong oras. Ito mga kabagis, lalagay ko na itong nor cubes natin, pampalasa. Tapos lalagyan ko na rin ng paminta. Yan, para yung sabaw natin ay magkalasa na. Then, ilalagay ko itong ating sibot. Anyway, itong sabaw mamaya, guys, mga kabagis, ang gagawin natin ay i-drain natin para ito ay hindi natin makain itong sibot na to. Okay? So, kailangan natin ng masarap na stock yung sabaw. So, mga kabagis, lalagyan natin ng sibuyas. Lagyan ko din ng bawang. Pinipit ko lang. Tapos pinalatan ko. Yan, para magkalasa yung ating sabaw. Lagay din ako ng luya. Kasi alam naman natin lamang loob para matanggal yung lansa. Yan, so ito, papakuluan lang natin to ng dalawang oras. Na natin kasi ang unang lalambot dyan yung bituka, yun yung aalisin natin mamaya para naman hindi siya ma-overcook, diba? And then ang pinakalas dyan na lalambot yung ox stripe natin and then yung balat ng baka. Ito mga kabagis, kumukulo na, maglalagay na ako ng yan, yung pampakulay natin, aswete. Yan, so medyo nag-iba yung kulay niya. Yan. So, hayaan lang natin itong kumulo hanggang lumambot ang lamang loob ng baka. Ayan po, mga kabagis. So, hiniwa ko na po bite size ang hiwa ng ating lamang loob ng baka. Ito ang ating kaldo, mga kabagis. Yan.
lalagay natin, ibabalik natin ang ating iniwan na mga lamang loob. Bite size, dadagdag na rin din ako ng asin. Nagugulit sa aking lalamunan. Pero masarap, dadagdagan ko pa. Ito. Tapos, lagyan ng laman. Masarap ng isaw. Lasang-lasa yung isaw. Dagdagan natin ang sibuyas. Kabana. Dagdagan natin ang sibuyas. Second round, mga kabagis. Yan. Sarap ng anghang niya. Try nyo to, mga kabagis, sa inyong mga kusina. Sigurado, ito ay isang taob kaldero recipe. Ang lambot. Ang lambot ng lamang loob. Yung isaw, talagang lasang-lasa. Wala siyang aftertaste. Dahil nga, nalagyan natin ng luya kanina, yung nagkatanggal ng lansa. Ng anggo. Walang anggo. Mga kabagis, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa Kultura sa Kusina TV. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, press the subscribe button para
na rin ang notification bell para all the more na lahat ng mga uploads ng Kultura sa Kusina TV ay ma-notify ka. Hanggang sa muli, mga kabagis, maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang inyong kabagis. God bless us all.